Diba? Kahati lang eh. Diba? Sabi na yung first timer, blue blood. Forget about old blood. O sino may mga, ano na, yung mga inugatan na sa ibang panya? Taas sa kamay! Ayos eh. Ang digas, inugatan na nga eh. Ayaw mo sa sarili eh. Diba? So alam nyo po, bakit tinatanong namin yun? Kasi, mas nakaka-inspired po yung mga bago lang salta, bagong salba, na first company pa lang si Opti, kumita na ng million. Tama pala eh! Tama! At alam natin na yung first million sa networking, mahirap birahin yan at mahirap pitahin yan. Tama pala eh! Tama! Duduguin ka dyan! Tama! Diba? Maupos yung kandila mo halos yung grabe, ano ba isang million na yan? Diba? Pero alam nyo ba, na kapag isa ka, kumikisa ka na sa income ni Wado Opti, ibig sabihin, unti-unti ka na namin kilala. Gusto nyo ba yun? Yes! Dumadami na ang iyong mga market. Diba? Lalo na, kung may kotse ka. Yes! Diba? Sa kotse, ito sa kamay. Yes! Gusto nyo ba? Ito sa kamay. Yes! Gusto nyo ba? Ito sa kamay. Yes! Babay nyo na, babay nyo na. No? So, alam nyo po, ako na-inspired ako sa taong to. Actually, kasamahan ko po siya dati. No? Nung nasimula kami sa Wado Opti po, ito po yung kasamahan ko magbinta ng kape sa Munoz. Halos na inabot kami ng aso dyan sa Munoz na yun. Nilakad na po yan mula Munoz hanggang Rotonda. Dalawang araw po yun. Apo? Ang sakit pala sa paa maglakad. Diba? Nagibinta kami ng kape at nagibinta kami ng juice at yung essential oil. In short, sa laban, kasama namin siya. Tama ba? Kung anong hirap na dinaanan ko, halos dinaanan niya rin. In short, yung mga panahon na yun, ngayon, wala talaga kami sasakyan. Pamasaya nga, wala kami, kaya kami naglalakad eh. Diba? Pero, alam niyo po, flashback sa amin, lalo na sa akin, kasi kitang-kita ko yung simula niya. No? After 3 years na pagtiyaga, no? Ilang taon din, matagal din, pero kumapit sa pangarap. Ngayon, isa na po siya nakakunsi ng Toyota Brandy 1. Ang malapit po niya, consistent top earner ng buong kumpanya. Ma-inspire kayo. Ma-inspire kayo sa kanya. At alam niyo po, isa po siya sa pinakabata kong milyonaryo sa aking buo sa grupo ng Warrior. Napalaman niyo naman. Grabe. Kung ikaw, nandiyan ngayon na nangihina ka ngayon. Tama? Kung sumsum ka sa struggle at problema ngayon, may dito po, mayroon din ang matutunan sa tao dito. Okay? So, welcome natin sa milyon! Sa milyon! Sa milyon! Dito po ba ako sa dulo? Yes! Laking tao po, no? So, ayun. Palapakan po natin, pasalamatan po natin si Apply Ricky po. So, yun pala po, Apply Lister po, palapakan po natin. So, ano, sobrang, ano, laking pasasalamat po ko po kasi hindi ko inaakala na mapabilang po ako sa tao na magsasalita po sa harap niyo. So, sobrang sa kabila ng mga pinagdaanan, ito ako ngayon sa harap. So, yun. So, sa mga halos, ano po, hindi pa sa akin nakakakilala, no? Sa mga baguhan, katulad ko na, new blood ko na napunta sa One Opti Marketing. No? Ako po, isa po ako na empleyado po ng Pure Goods Company. So, ayun, naalala ko yung nabanggit ni Ricky, no? Nagtiyaga, nagbenta, sa layo ng ilakad, alam niyo po yung tatlong sachet, no? Tatlong sachet ng kape buong maghapon, yun lang po yung naging benta. Tama? Tapos, sasabihin ko, lalo na sa pamilya ko, yayaman ako sa Opti! Pero tatlong kape, di ba? Ngayon, sa mga bago po, kung tatlong kape, nakakabenta ka maghapon, totoo hindi? Tatlong kape? Magkano yung isang kape? 23 times 3. 23 times 3. Pwede na po ba yun kung maghapon? Yes!
O, dito tuloy hindi. So, hindi pare-pare, sabi dito, tutuloy hindi. So, yun. So, ako po, tumuloy po ako. Alam niyo po kung bakit, kung tig-share ko lang. Isa po akong tumong province from Bicol. So, bakit? Ayun, ma'am. Bakit pumunta po ako ng Maynila? Napakasimple po. Kung makaka-relate po kayo. Pumunta po ako ng Maynila kasi naghahanap po ako ng magandang opportunity na magbibigay sa akin ng magandang buhay. Di ba lahat naman po tayo gusto nun? Yes! Tapos, yun nga lang, sabi ko, nung pala sa Maynila, sabi ko, sana pagdating po ng araw, makapagtrabaho ako sa SM. Bakit SM? Kasi po sa amin, sa province namin sa Bicol, sorry pa, kapag sinabing SM, talagang sikat. Tapos ayun po, kapag umuwi yung mga galing Maynila, so ako na-inspire. Kasi nakikita ko yun, may daladalang biskuit. Mga ganun, diba? Tapos, rebisco. Alam niyo po ba yun? Sabi ko, sana balang araw makapagtrabaho ako. Good news, nakapagtrabaho po ako sa SM. Yan nga po, San Miguel Pure Foods, naging regular po ako dyan. Almost 5 years po ako na nagtrabaho. Buti na lang, na-invite ako sa 1OT. Kaya palakpakan niyo po, member ko kayo sa 1OT. Bakit po? Sa almost 5 years ko sa pagtatrabaho, okay naman survival nangyayari. Tama? Pero yung pangarap na sinasabi, ang hirap po kunin. Alam niyo po bakit? Work 537, lalo na kung may pamilya ka po, sobrang kulang, lalo na sa panahon ngayon. Kasi bakit? Ultimo nga, gasolina ngayon, magkano na? Tapos sweldo mo, ganun lang. Di ba halos nang bilhin kulang? Ayun, buti na lang kasi dumating sa buhay ko ang 1OT. Hindi po naging madali lahat. Pero ang pinangawakan ko po, yung bilib ko sa kumpanya na to, kasi dito ko nakita na kahit hindi ako nakapagtapos, kahit hindi ako nakapagtapos sa pag-aaral, dito pwede mo matupad lahat ng gusto mong marating. Yes! Tapos, siyempre, samahan po natin habang bilib po tayo, una-una sa Diyos. Tama? Iba-iba man po tayo ng reliyon, pero yun po ang kailangan nating unahin. Paniniwala, yan, at bilib po sa mahal na Diyos. Okay? Siyempre, dapat po, bilib ka mismo, saan? Sa sarili mo. Importante po ba yun? Yes! Bakit? Kung mismo sa sarili mo, hindi ka bilib, na may mararating ka po rito, ano kayong mangyari? Ano kayong mangyari? Wala. So dapat mismo mula sa inyo po, sa atin, mangyari po yung bilig po mismo sa atin. Tapos siyempre, dapat bilig din po tayo saan? Sa produkto na ano, na ibinibenta po natin. Alam niyo po ba na sobrang bilig po ako sa produkto natin kasi yung papa ko po may sakit po ng hika. Pero yung hika po na naging sakit niya, hindi po yun halos gubat sa yung sword, hindi. Ang lakas kasi mag-iusin ng papo. Isang araw, grabe, sino ka, di ba? So doon, nagkaroon siya ng sakit. Halos nag-take po siya ng, yan, 1 capsule per day. Sobra. Sobrang gastos kasi per day po yun. Pero buti na lang, sa 6 na buti ng product natin, good news, gumaling po yung papa ko. Maintenance. Pag umuwi po ako from Maynila to Bicol, lagi ko po siyang nakakabanding, nakakasama. Doon pala ko naramdaman ko rin yung time freedom. Sabi ko, nagbe-business na ako at nabibisita ko pa at nag-enjoy pa ako para sa mga pamilya ko. Tama. Sarap mga hopi. Ano pa po? Dapat bilib din po tayo saan? Sa mismong kumpanya natin. Tama? Naniniwala po ba kayo mismo sa atin na itong kumpanya na to, ito ang pwedeng magbigay ng magandang buhay sa atin? Yes! Oo naman! Kasi bakit po? 3 years po ako ngayon sa kumpanya, mag-aapat na taon po dito, laki masasalamat ko yung pangarap ko doon na hindi nangyari, dito nangyari! Woo! Kung 5 years na umpahan ako,
pagtatrabaho. Dito po, hindi na po ako nangupahan. Yes! Meron po sa inyong bahay at sa Nendiponso, Bulacan. So yun, tapos yung pangarap na akala ko dati, malabo na. Yung magkaroon ng sasakyan, kasi hindi, tingin ko dati yung labo. Hirap eh. Pero ngayon, hindi ko akalain na sakay ako, sakay na sakay mismo ako ng sasakyan ko. Napabalik-balik kung saan ako rumuruta, sumusuporta sa bawat grupo. Diba? Ang sarap sa pangaramdam. Tapos na-appreciate ko yung time na maarawan ka, maulanan ka. Alam mo yung pangaramdam na wala kang pakay sa panahon kasi safe ka saan? Sasakyan. Diba? Ano pa po? Yung magpatuloy na makatulong sa mga pamilya natin. Alam mo po sa One Octave, dito dati, halos hindi po ako makatulong sa parents ko, sa pamilya ko. Pero dito, nagagawa ako na po. Di ba? Buti na lang, palapakan niyo po ang One Octave. Siyempre, ayan, dapat maging believe din po tayo sa mga apply natin. Tama? Importante po ba yun? Kasi bakit? Ang upline po kasi natin, ang magtuturo o mag-guide paano tayo magkaresulta. Laan po, sa totoo lang, pasalamat po ako sa upline Rico Pilones po namin. At yung direct upline ko po, Anthony Hernais. Kasi dahil po sa kanya, sa kanila, at upline Lister, upline Gab, kung hindi po dahil sa kanila, wala po yung resulta na nasa akin po ngayon. Tama po? Tama! Help ko na niyo po. Yun po kailangan natin gawin. Siyempre, hindi lang po dapat believe tayo sa mga upline mentor. Dapat believe din tayo saan? Sa mga downline natin. Tama. Hindi ibig sabihin downline lang yan, tama. Hindi tayo magkaroon ng believe sa kanila. Tama? Tama. Dapat believe tayo. Diba? Tapos siyempre, lahat po na akaakibat po niyan, dapat samahan din po natin ng ano, tamang attitude. Importante po? Yes! Importante po yun. Kasi bakit? Kung wala po tayong tamang attitude, kapag may sinabi po yung upline, tama? May sinabi pong maganda, at hindi naman natin, hindi tayo marunong po, kung wala po tayong tamang attitude, hindi po natin masusunod po yun. Tama? Tama! Kailangan sa attitude natin, marunong po tayong mag-humble down. Di ba? Lagi nakababa yung pride. Mapa-apply, mapa-downline, nakababa yung pride. Di ba? Ano po ba may tutulong ng pride? Wala. Meron, pag naglaba ka, wala ba? Labi ka nito. Tama. Yun. Sa paglaba pala yun. So yun, di ba? Humble. Manatili tayong humble. Humble na yung yun yung magdadala sa atin para magkaresulta. Diba? Kasi ako based po sa experience ko po dito, hindi naman po ako magaling. Sabihin natin sa pagsasalita, hindi po ako magaling. Pero pinangawakan ko lang po yung nanatili po akong nagsumunod sa upline ko. Anong sinabi ni upline, yes po upline. Pero pag sinabi ni upline, tumawid ka, tumalon ka, huwag ka makinig. Tama? Ang point ko po doon, kapag si upline, hindi po yan, hindi po sila, mentor natin, hindi po sila magtuturo ng ikapapahamak mo o hindi mo ka, resulta, ikaw pabuti. Sila, lahat po sila, may puso sila na turuan po tayo kung paano tayo magkaresulta. Bakit? Iisa lang naman po layunin natin eh. Ano? Matupad yung mga pangarap natin na gusto. Bakit po? Iba mahal natin yung mga mahal natin sa buhay. Ako po, bakit nagsusumikap? Kunting share. Nakikita ko po kanya kasi ngayon, sabi ko, habang buhay pa mama, papa ko, gusto ko mabigyan sila. May paramdam po sa kanila yung pagmamahal na ginawa nila sa akin. Hindi naman ako iyakin ah. Di ba? Sa mga magulang na nakikita mo dito, alam ko po, ginagawa na niyo po ito dahil mahal na mahal niyo rin po ang mga anak niyo. Tama po? Yes! Di ba? Yan,
di naman ako yakin eh. Ba't ako bela? Di naiyak lang ako kasi sabi ko, yung mga bagay na imposible, dito lahat posible. Tama! Tapos, yan, sabi ko nga eh, pag may kausap ako mga katulad ng kabataan, kabataan, sabi ko sa kanila, sabayan niyo ang opportunity na maganda habang bata pa tayo. Bakit? Namomotivate ako. Marami nga po na mas may edad pa sa atin, hindi na matanda, mas may edad pa sa atin. Nagsusumikap, nagtsatsaga, para saan? Para magtagumpay. Tayo pa kaya sa mga katulad na ko, bata pa, ba't hindi natin gawin lahat? Tama? Yes. Para pag tumanda tayo, edi lahat happiness na gawin natin. Yes. Hindi kailan, hindi ko kailan. Hindi ko kailan, ano, kasi, yun, buti nga lang na bagong mindset ko sa ganyan eh. Kung kailan nagkait, saka magkakaroon, magpupo, sige. Diba? Kung ano, magbe-business. Tama po? Yan. Kaya ngayon po, nandito na tayo, gawin na po natin lahat ng mga kaya natin. Yes. Manatiling sumunod sa upline. Tama. Sa mga sa mentor natin. Tama? Tama. Lalo na kapag sinabi po nila, ito po, pag sinabi po nila na mayroong team building. Diba? Sino po nakatid na ng team building? Sino po hindi? Marami hindi ah. Diba? Atin po tayo. Kasi alam niyo po ba, yung team building ko, isa po yan sa nagpatatag sa akin. Isa po yan sa pinanghawakan ko sa tuwing nakakaranas ako ng struggle. Kasi bakit? Sa team building ko kasi tinuturo yung mga mararanasan mo sa labas. Kunwari, ito na ito, humahataw ka na sa opti. Tapos dumating yung time na hirapan ka, eh graduate ka ng team building. Isipin mo, ito yung hirap na ginawa namin nung team building kami. Hindi kami bumitaw noon, pero sa dulo, nagtagumpay kami. Yes! Buti nandito mo rin yung iyak ko ah. So, yun. Kaya sa mga hindi po naka-attend, attend po tayo. Isa rin po yun sa mapapatunayan natin kung marunong tayong sumunod. Yes. Tama? Tama. Kasi ganito, sabi, attend ka nito yung building. Eh, apply na yung ko eh. May gagawin ako. Doon pa lang po nawawala na po tayo ng pagsunod. Bakit? Yung pagsunod natin doon, patungo po sa resulta yun. Tama? Kasi kung hindi patungo sa resulta yun, hindi sana kami, sa mga umatin ng team building, hindi sana walang resulta po ngayon. Tama? Yun po yung isa sa nakatulong. Ayun. Kaya, atin po tayo. So, pag sinabi ng apply natin, training tayo, katulad po nito, palakpakan nyo po bawat isa, nandito tayo. Ito po, huwag na huwag po tayong magsasawang sumunod para magka-resulta. Tama. Habang wala po tayong resulta, sunod muna bago suway. Kasi yun lang naman po eh. Oh, sabi ko nga po kanina, hindi ako magaling. O baka may hindi rin po magaling. Pero marunong kang sumunod, sigurado, kung anong resulta ng apply natin, yun din po ang resulta natin. Yes! Napakaganda. Ako na po nagsasabi din, habang nandito ka na sa One Opti Marketing, hatawin na po natin ang hatawin. Kasi bakit? Di ba? 3 years anniversary pa lang po ang One Opti. So gawin na po natin, sabayan na po natin, kasi ang sarap isipin, after a year na lumipas, isa tayo sa pinakamilyonaryo dito sa One Opti Marketing. Diba? May bigay po sa inyo na may napulot po kayo sa akin. Based sa mga experience, no, wag na wag lang po tayo bibitaw. Yun lang po. Maraming salamat.